then let our countenance be looked upon before thee, and the countenance of the children that eat of the portion of the king's meat, and as thou seest, deal with thy servants. So he consented to them in this manner, and proved them 10 days. And at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the children which did eat the portion of the king's meat. Thus Nazar took away the portion of their meat and the wine that they should drink, and gave them pulse. As for these four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom, and Daniel and understanding in all visions and dreams. Now at the end of the days that the king had said he should bring them in, then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar. And the king communed with them, and among them all was found none like Daniel, Ananiah, Mishael, and Azariah. Therefore stood they before the king. And in all matters of wisdom and understanding that the king inquired of them, he found them 10 times better than all the magicians and astrologers that were in all his realm. Bisabay. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. So let's pray. Lord, maraming salamat sa aming mga salita, sa aming bagong book na pag-aaralan. We pray na kayo po ay magagabay. Magkano kayo po tanti to Lord as we finish the revelation. Panginoon, ito yung mga bagay naman ay ibigay linaw din sa ibang detalye, sa end times prophecy, and even sa mga bagay na relevant, Panginoon, sa mga young people and even sa church. Saan kayo po'y dapat manindigan sa katotohanan at sa kalooban niyo, Lord. So, I pray na pagkitaan namin ito ng aral, apply namin sa aming buhay, Panginoon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, makapun na po. Mag-start po tayo ng Daniel, no? Kasi hindi na tayo matatapos. Hindi tayo makakapag-umpisa. So, yung pagpapatuloy po nung kaninang topic is Sunday na. Okay? So, Daniel. So, sino si Daniel? Nakikita niyo po yung ating books, no? Ano ba to? So, isa siya sa mga kasama ba sa major prophet? Kasi maiksi lang, no? Hindi, mga major. 12 chapter to, di ba? Ano ba? 12, okay. So, medyo prominente siguro, marami kayong kilala ang pangalan, Daniel, di ba? So, kasi nga, sikat to. Talino. At well-favored. So, siguro, pogi rin to. Kaso, kinapon eh. Kaya, anyway, talino at may gift pa siya, di ba, sa dreams. Mamangha kayo dito, no? So, maganda tong Daniel para sa mga young people din. Kasi, ano siya, young people to. Sabihin, walang asawa, then pwede niyong, at talagang dapat natin gayahin si Daniel, okay? And later, sa second half ng Daniel, makikita din natin dun yung prophecy na relevant sa pinag-aralan natin sa Revelation. So, hindi ganun kadetalye katulad ng Revelation, pero yung iba dun, kung nabutan niyo yung Revelation series natin, punta tayo ng puntal dito, di ba? Sa 8, sa 9, sa 10. Kasi nga, may mga na-mention dito. Okay, this time, isa natin, ha? Hindi, sabihin. So, ito po yung panahon na ng dulo na ng panahon ng mga kings. Okay? So, ano yung mga kings? So, una, sa Genesis, syempre, na Abraham, Adam and Eve, and then, sino next? Sina Noah, and then sina Abraham na, anak niya si Isaac, then si Jacob, Israel, hanggang mamatay si Jacob, and si Joseph. Okay, and then sa book of Exodus, yan yung pumasok nga si Moses, hanggang sa Deuteronomy, okay, si Moses. Si Joshua, siyempre si Joshua, panahon ng conquest. Then Judges, yung kanilang settlement sa Israel. Promised Land, then Ruth, Judges, ano yan. And then Samuel, dyan na po yung kings. Okay, nag-umpisa kay Saul.
then kay David, and then kay Solomon, and then nahati na yung kingdom sa dalawa. And then maraming series of kings na pinagsama po dyan sa 2 Samuel saka sa sa 1 Kings hanggang 2 Kings yung Solomon hanggang matapos. And then inulit yan sa 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra. Ito na po yung time na sila ay pabalik na, no? So yung kwento pala nung sa captivity nila, medyo na ano yan kay Esther. Iwahiwalay kasi yung ano nito eh, pagkakasunod-sunod. Especially yung kay Esther. So, pero yung dapat nga si Esther nasa bago mag-Ezra, no? Anyway, ba't ganun? Anyway, Ezra and Nehemiah, ito po yung time na babalik na sila sa from captivity. Okay? Balik nila, andun na yung mga minor prophets. Pero, ayon Job and Psalms and Proverbs, Ecclesiastes, so ito po yung mga, sabi nila, ito yung mga nag-gather na literature sa heyday, panahon ng Israel. Solomon, David, okay? Sa Job, syempre, iba yun, separate time yun. Mas maaga pa daw yun. Mga panahon daw ni Abraham yan. And then, ayun na, yung Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, ay panahon ng yung bago sila masakop. Okay? Panahon ng mga kings. Panahon ng mga hari ng Israel. Winawarningan na sila, sila ay masasakop dahil sila hindi sila sumusunod sa Diyos. Kasi ganun yung pag-aralan natin, di ba? Sumunod ka sa Diyos, pagkapalain ka, baliwalay mo yung Diyos, hindi ka sumunod, sumunod ka sa Diyos-Diyosan, hindi pwede yun. Hindi forever ng pagbibigyan. Amen? Kaya sila naman ay pinaalis. At dito po nga papasok yung Daniel. Kaya sabi dyan, in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. So, yan na, sasakupin na sila. Ito na yung matagal na sinasabi ni Isaiah, okay, ni Ezekiel, ni Jeremiah especially. Okay? Si Ezekiel kasi, na captive na rin sila eh. Ito na. So, inulit lang actually ito. Itong first part dito, binanggit na yan sa Jeremiah, last chapter, 52. And then sa Chronicles, of course, last chapter. And then, last chapter din ng 2 Kings. So, anong mangyari? Di sinakop nga sila. Okay? So, sinabing besiege ay parang pinalibutan sila. Okay? And the Lord gave Jehoiakim. So, si Jehoiakim na nagkakamali, pangalawa to sa last na hari. Pero mayroong another puppet na hari, si Zedekiah. So, pwede natin sabihin pangatlo siya sa last. Okay? Kasi yung captivity na sa Babylon, hindi naman isang bagsakan. Okay? So, unti-unti sila nasakop, and then paunti-unti rin yung mga nabihag. So, sa batch na to, nauna pala si Daniel. Okay? So, ang sabi dyan, with the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Okay, ibig sabihin lang nun, hinayaan ng Diyos na masakop sila. Okay? With part of the vessels of the house of God. So, alam niyo yung mga vessels, yung kanina binabasa nyo. Diba? Kay panahon ni Solomon yun, diba? So, ang dami-dami dun. Yung mga ginto, mga ganyan, brass, silver, lahat. Kasi mamahalin nga yun. So, itong part na ng Bible na to, ito yung malungkot na. Yung dati nilang, wow, yaman ng Israel. Ano nangyari sa kanila na? Ano nangyari doon? Nakita na ba kayo ng mga taong mayaman tapos ay yabang? So, hindi darating yung, or hindi tatagal minsan, pag tuloy-tuloy tayo sa kalokohan, ganyan mangyayari sa atin. So, yun, nawala lahat yun. Sinakop sila, syempre, saan mapunta yung ginto, nakakawin na yun. Kasama na yun. Wala na magtatanggol dun eh. So, dinala yun. Eh, sa Diyos yun, di ba? Hinayaan ng Diyos yun. Kasi nga, wala naman sa kanya yung gintong yan eh. Parang manifestation lang ng glory niya dati yan. Dati, blessing sa Israel. Pero, dahil
talo din sila, di patiginto nila, even yung temple is na raised. And carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessels into the treasure house of his God. So, sino yung God dyan? Parang kanina, Diyos Diyosan yan, okay? So, pwedeng lesson sa atin dito, anong nangyayari? Pag nagpabaya tayo sa buhay natin, Kristiyano, okay, ligtas ka, okay, pinagpala ka ng Diyos, pero nagpabaya ka, anong mangyayari? Nahayaan niya yan. Nakakalungkot ito pag binabasa ito, naiintindihan nyo. Yung mga dinedicate na Solomon, di ba? Lahat yun, parang tabumpay sila dun eh. Yan yung talagang time na pinagpala sila ng Diyos, from David, na nasakop nila lahat ng kalaban nila. Bandang huli, tatalunin din pala sila. Kaya hindi ka pwede magmayabang sa Diyos. Okay, tapos dinala lang sa Diyos Diyosan. Okay, so pwede natin i-relate dyan. Ano natin, si... Ako, buhay ko na kasi talaga, kayo na eh. At ang iniisip ko, ngayon, natutuwa ako dito, si active na ulit si Chelsea, di ba? So, nakikita ko na yan, magtatapat to sa Diyos. Tuloy-tuloy to, blessing. Pero, pag nagpabaya, kunwari lang ha, ano yung mangyayari? Nawala yun, makita mo, si Chelsea, nasa iglesia na, hindi naman sa akin. Pero, hindi imposible yun. Hindi. Hindi naman sana, pero... Di ba? Sumasamba sa... Maraming hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero... May mga pwede kasi siyang gawin eh, na... Parang napahiya ka, parang ganun. Tayo, ganyan. Kasi nagpabaya tayo. So, part yan ang nababasa natin sa Bible para maintindihan natin na pag nagpabaya tayo, ganyan, pwede mangyari. Malungkot, pero reality. Okay, so malungkot. Dapat malungkot tayo. Pero within the troubled times, may parang uusbong na pag-asa. Okay, kasi itong kwento nga ni Daniel is victory ito eh. Kahit sila ay nasakop na lugar, dinala pa sila dun sa ano, mga alipin sila dun basically. Okay? So, ano nangyari? Tingnan natin, sabi din, the king spake unto Ashpenaz, the master of the eunuchs. So, again, alam yung eunuchs, is ito po yung mga taong niya kinapon, alam mo ba yun? Inalisan ng, alam mo na. Yun na yun, alam mo yung kinakapon yung mga aso, ganyan, di ba? So, ba't inaalisan niyang ganun? Kasi, nabanggit ko na dati dito, hindi ko maalala kung bakit. Kasi may preaching nga tayo kay Daniel, so... Parang magkatiwalaan sila, hindi sila magnakaw, ganyan. Wala na silang isipin magkaanak pa sila kasi wala na nga eh. Tinanggalan na sila eh. Hindi sila maglolo ko doon. Okay? Should bring certain children of Israel and of the king's seed and of the princess. So, dahil alipin na nga sila doon, may segregation pa rin eh. Siguro, kasi hindi lang pare-pare yung tao. Minsan, kilala mo yung mga mahusay, may pinag-aralan, yung iba, wala. So, parang pakinabangan sila, kalaban, talino rin yung kalaban eh. Anong ginawa niya? So, inalipin sila, pero may special place sila kasi nga gusto niyang sayang yan eh, yung mga talino niyan. So, ano? Yung mga eunuchs, kung bago sila maging eunuchs, ano po nila nagagawin sa kanila? Siguro, pero hindi ka makakatanggi nun eh. Diba? Isang matay ka. Basically, wala. Ano na sila dito? Slaves na sila eh. So, sigo, pinili nilang mabuhay. Anyway, gusto kong lesson sa atin dito is, ano ba to? Yan, ginagawa po ng kalaban yan. So, yung Catholic daw, magaling dyan ang ginagawa nila. Yung mga talinong bata, yun nga, pinag-aaral kung saan-saan, scholar-scholar, bandang huli, tuta na sila nung ano, nung Catholic. Hindi lang dyan sa Catholic, lahat yan eh. So sa atin, ganyan din. Pero may ano kayo dito, may free will kayo. Okay? Sabi lang namin, kung ano yung kalooban ng Diyos,
kayo mamimili sa buhay niyo. Eh, yung iba, sa kanila, hindi sila makakatanggi kasi scholar sila dun eh. Eh, kayo, hindi naman kami kayo scholar, di ba? So, kaya kawawa ang baptis eh. Kaya okay lang din. Kasi ang reward sa langit. Amen? So, ganyan pong ginagawa nila. So, yun, nabanggit natin ng bad. Kung nata, ikaw yung nandun, anong gagawin mo? Napakamatay ka na lang ba? Kakapuning ka? Gagawin mo? So, ang role po sa atin, ganito. Hindi naman tayo pinapagawa ng bawal sa Diyos. For example, di ka lang pinapasamba sa Diyos-Diyosan. Submit ka lang. Walang problema doon. May time talaga na ganun. Kasalanan ng kanilang mga tatay. This happens na sa panahon nila nangyari, nasakop sila. Mag-submit ka lang. Later, yeah, i-series natin yung Jeremiah. Ganun kasi yung ano ng Jeremiah. Natalo sila eh. Nagloko yung mga tatay nila. Nalimutan ng Diyos. Therefore, pinarusahan sila. Anong gagawin nila? So, natapos ko lang din pala kasi doon sa ano. Nag-mix up ako eh. Basta kay na Moses, ganun din nangyari sa kanila eh. Diba, papasok na sila sa promised land. Tapos bigla silang, ay, ayaw ko dyan. Natakot sila. Tapos nung sinabi sa kanila ng Diyos, sabi, ah, dahil dyan, mapaikot-ikot tayo sa wilderness hanggang mamatay kayo. Ano sinabi nila? Ayoko nun. Saka, ngayon, gusto nila sumugod. Eh, wala na yung Diyos sa kanila. Hindi nila kasama. So, gusto ko lang sabihin, pag gusto na ng Diyos, na talagang dinikre ng Diyos, masakop na kayo, kaysa na mamatay kayo, mag-submit na lang kayo. Itindihan nyo ba yun? Nangyayari yan, madalas sa buhay nyo, mangyayari sa paglaki-laki nyo. Kunwari, anong pipiliin mo? Mawalan ka ng trabaho o maging boss yung kinagagalitan mo? Kunwari, ganun. Mahirap yun, di ba? Okay, resign na lang ako. Pwede rin, pero tingnan mo ka rin makakabuti sa'yo. Baka pride lang yung pinapairal mo. Sa case nila kasi, patay yung ano eh. Kapon, hindi kapon na lang. Sa time ni Jeremiah, ganun din. Masakop kayo o patay kayo. Matalino ka, ano bang pipiliin mo? Masakop ka na lang, eh, parusa naman ang Diyos talaga sa inyo yan, eh. Diba? So, ganyan. So, yun ang pinili nila. Anyway. So, yun lang. Mag-ingat kayo sa mga gustong mga alipin sa inyo. Kung magpapaalipin ka na rin lang sa Diyos na, diba? Eh, hindi naman, ang Diyos, hindi naman nakaalipin, eh. Nabanggit natin last time yan, yung hindi tayo slave, tayo servant. May free will ka pa rin. Hindi ka aalipinin ng Diyos. Okay? Yan ang maganda sa Diyos. Iba na ganyan ang turo. Inaalipin doon. Hindi tayo alipin. Iba yung alipin. Okay? So, malungkot na. Pero, may mga, makikita natin sa Daniel, manainindigan sila dito. Okay? Sabi dyan, children in whom was no blemish, yung papogi, but well-favored and skillful in all wisdom, matalino pa, and cunning in knowledge, talino ulit. Understanding science and such as had ability in them to stand in the king's palace. Ibig sabihin nung to stand, ibig sabihin nung pwede maglingkod. Kasi may mga tao kasi mahirap, di ba? Kahit sa atin dito, hindi lahat kayang tumayo sa harapan, di ba? Kasi walang abilidad, or may iyain, or may ibang makulit ang utak. Ito, matalino ko pag naglilingkod ka sa hari. Patay ka dyan pag na-ano ka lang, na-asal lang sa'yo. Ganyan yung mga yan eh. Hindi ka lang marunong sumagot, tumatalikod ka, tamad ka. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin sa'yo. Okay, so ibig sabihin ito, magaling, basta. And whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. So, ang pinaka-end goal pala ng mga Chaldeans is, ano, Chaldeans yan ha. So, turuan sila ng language nila. So, anong significant noon kahit sa atin ngayon, kaya tayo ay medyo, kaya yung mga Western power, sila yung ano ngayon, isa sa mga ginawa nila, yan nga, tinuruan tayo ng language nila, eh sila yung lakas. So, parang tayo, pag Pilipino ka lang, Tagalog lang alam mo, hirap ka, kailangan mo mag-English. Diba? Isa yun sa mga style. No, ngayon, iniwala naman ako na hindi lang naman sa kanila yun, hinalaw sila ng Diyos na gano'n, hindi lang para sarili nila. So, alam niyo naman yun, nabanggit natin ng King James Seminar,
Hindi ko pa napopost hanggang ngayon. So, ano yun? Nagkataon din na ginamit ng Diyos yung English language. So, okay na rin. Gusto lang sabihin, isa yan sa ginagamit ng mga mangalipin. Okay? Parang mga Kastila, ganun tayo, di ba? Ang ginawa nilang language na ano, Latin, pero hindi tinuro sa atin. No? Doon sila nagkamali. Kaya magaling yung English kasi tinuro nila sa lahat. And therefore, tayo yung sumusunod sa kanila. Anyway, okay lang din yun. So, submit sina Daniel, di ba? Submit lang sila. Gusto ko sabihin ito lang. So, ang hindi lahat ng mga anak ng Diyos, ano tayo, puro simpleng tao na lang tayo. Okay, so siguro sa church natin, ano naman yun, di ba? Alam nyo naman yan, di naman natin tinataas dito yung mga simpleng tao. Kasi sa Bible, yung simpleng, sobrang simple naman is masama din. Proverbs, di ba? So, in-exalt natin yung knowledge, pero hindi yung pampayabang. Okay? So, yung tulad yan, ibig sabihin lang, gusto ko sabihin, yung mga kayo, mga bata, magpakatali-talino kayo. Hindi yan masama. Okay? Basta gagamitin nyo sa tama. Sa Diyos nyo, paglilingkod sa Diyos nyo, gagamitin. Hindi pang sarili at lalong wag na wag sa kalaban ng Diyos. Kumari, chemist ka. Tapos, ang pinakamalakas, ano sa ba kumikita yung mga chemist? Di ba sa drugs? Yan yan. So, papayag ka ba nun? Malaki kita, Chelsea. Ooh. Dapat hindi. Kasi pwede ka naman kumita ng sakto lang, di ba? Sa mga programmer, banggit ko sa inyo, malaki kita sa amin sa online, talaga. Gambling, saka porn. Yun yun. Pero sanlibutan yun, talaga masama, di ba? Mapasok ka ba doon? Yung mga doktor, saan magaling? COVID, then. So, gano'n, pwede mong gamitin yung talent, yung kaalaman mo sa mabuti, pwede rin sa masama. So, yun ang example natin maganda dito kay Children of Israel, kina Daniel, na kahit sila yung magaling, naglingkod pa rin sa Diyos. Kasi dating yun sa inyo, isa sa mga panluloko ng, ano, ng kalaban. Sabi, matalino ko, tapos yan lang kinikita mo kasi puro ka Bible dyan. Diba? Yung mga style niya, hindi wala ko, sinasabi ko na sa inyo. Para pag andyan na kayo, hindi na kayo magugulat. Diba? Si Jaja, magaling daw to eh. Anong gagawin mo, Jaja? Kunwari, inopera ka ng tabaho. Malaki sweldo. Aso, naloloko ka ng tao. Sama, diba? Pwede ka nang mabuhay ng, diba? Kailangan manloko ng tao. Okay, so, yun na. Malungkot pero may pag-asa. Dahil nung time nila ang people of God nga yung Israel. Okay, so makikita natin ngayon ang pag-asa yung mga Israel kay David sa katawan nila David and his friends. Daniel, sorry. Naging appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years at the end. Thereof, they made stand before the king. So, ngayon, so nang nagtatrabaho na sila ngayon sa kalaban, may malaki ng sweldo. Masama ba yung malaki sweldo? Sa kalaban. Paano yan? Depende. Nabanggit ko sa inyo kanina, di ba, mag-submit ka na lang. So, nung time na nag-submit nila sa kalaban, kalabang nation yun eh, pero ginamit nga ng Diyos yung Babylon. So, hindi nila problema, hindi nila kasalanan kung inalaw ng Diyos yun. So, employer mo, ganyan, di submit ka lang. Ngayon, kung makakalis ka dyan, di okay, di ba? Ito yung madalas sinasabi ko sa mga, yung mga compromise na trabaho. Saan niya? Katulad sa bank. Ano pa? Siyempre, kung ano man yan, sa, nari, sa showbiz. San Miguel. Eh, basta, dito ako nagtrabaho eh. Ano naman, gumagawa lang naman yung alak eh, para yung mga bibili nito mahilo, tsaka magkahiwala yung pamilya nila. Diba? Kung makakalis ka, sigapin mo umalis. Ayun, gusto mo yung party nung ano, sinisira yung ano,
pamilya ng ibang tao. Okay, so, pero may chance ka naman umalis. Paayos na lang. Pa-straight na lang, pa-straight. Okay, so malaki sweldo nila. So again, di naman sila kasalanan lahat yun. Tuloy lang sila. Kaso, may problema. Okay? Kamaya, mamunod tayo dun. So, pero pinakilala na sila, si Daniel, Ananaya, Michael, Azariah. Yan po yung magkakaibigan. At pinaka-pinaka dyan, si Daniel, pinakamatalino. Okay? So, binigyan sila ng pangalan. Si Daniel, Belteshazzar. Si Hananaya, Shadrach, Mishael, Meshach, and Azariah, Abednego. So, sanay na sanay yung mga bata dyan sa mga, ano nila, sa pangalan nila ng Babylonia na. Okay? Pero ako, naniniwala ko, dapat tawagin pa rin natin sila sa ano, sa tamang pangalan nila. Okay, so anong lesson dyan? So, ganun din, alam niyo ba yung mga bakla daw, gusto nilang palitan yung pangalan nila? Lalo na pag, di ba, kunwari, ang pangalan mo, ano ba yung mga lalaking-lalaking mo? Ano? Ha? Kilala ko yun eh. Raul, kunwari, anong gusto, palitan nila yan? Mayiging ano, di ba? Miguel, mayiging ano. Lalo yung mga pagpangalan niya, mga ano, Christian, mga ganyan. May kilala akong ganun eh, yung boss ko kasi dati, 80s eh. Eh, pinakain kami, ganyan-ganyan. Banat ba naman doon sa isa? Is that, ano? You're really a Christian? Ganyan. Eh, syempre eh. Hindi naman, hindi naman talaga Christian. So, hindi, wala yun. Pangalan ko lang yun. So, pinapalitan nila ng malapit sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, ganyan po tayo. Kailangan mag-ingat tayo dyan. At hindi nila matagalan kung tayo ay mananampalataya. Even pangalan natin, ipapalitan na. So, nabanggit ka rin ng umaga yan, di ba? So, ang Diyos, pinalitan yung pangalan ni Abraham, Israel, ni Jacob, para sa kabutihan. Sa mga kalaban naman, kabaliktaran din naman. Maganda yung pangalan nila, pinapalitan ng pangit. So, ingat kayo dyan. Okay? Naalala ko tuloy, yung ibang Baptist churches, pinapalitan yung pangalan nila, inaalis yung Baptist. Eh, pumapayag sila kasi pinoponduan sila eh. Ganyan yan. Buti kami, hindi kami sinabi ni Pastor doon. Talagang sinabi niya, hindi tama yan. Kaya, trabaho na lang tayo, hindi mo kailangan pera nila. Anyway, so ito na, yung ating title ngayon, no? So, nalaman ni Daniel, yung pinapakain sa kanila, masarap kung masarap. Pero nung time kasi nila, may applicable na batas pa sila sa yung mga dietary law. So, naalala niyo po yan, yung mga nag-aaral sa Leviticus, Exodus, may mga pinagbawal sa mga children of Israel. Okay? So, ano yun? Madami, basta yung mga baboy, yung mga walang kaliskis, yung mga dami, yung eagle, yung siyempre, raven, yung kamisado lahat, basta yun. At lalo na pag yan ay in-offer pa sa kanilang Diyos-Diyosan, bawal kainin yan ng mga children of Israel. So, anong gagawin ni Daniel? Eh, nasa bansa na siya na hindi na applicable yung mga ibang mga batas ng Diyos kasi nasakop na sila eh. So, anong gagawin niyo pag ganun? Sa panahon natin, medyo pinoprotektahan na yan yung mga ganyan. Yun ang maganda, in a way, maganda, in a way. Pangit kasi yung iba naman, sobrahan, yung mga Muslim, sila yung lakas ang loob. Ngayon, kung pagkain ng pagkain lang, wala akong problema doon. Tayo mga kasyano, wala tayong problema sa pagkain. Okay. So, verse 9, sabi, now God had brought Daniel in favor and tender love with the prince of the eunuch. So, another lesson, kung si Daniel ay pinabura, no? I believe hindi siya nag-compromise, ha? So, posible ba na kristyano ka pero papaburang ka sa tabaho? Amen. Pwede yun, maging masipag. Gawin mo lang yung ano mo.
sa school, gawin mo yung nararapat, di mo kailangan mag-compromise, pero kung ano yung nararapat, kaya ka nag-aaral, mag-aaral, nagtatrabaho, trabaho, gawin mo yung maayos, at maasahan mo na pwede ka naman at nangyayari talaga. Hindi lagi ah, hindi ko gusto mong sabihin lagi, iba naman ganun eh. Sigurado daw, papabura. Hindi sigurado yun. May time na talagang titirahin ka. But still, may pag-asa tayo. Amen? Handaan nyo yan. Huwag nyong aawayin lahat. Okay? Lalo trabaho kasi ando ka para magtrabaho. Hindi para may pag-aaway. Kung di sila agree sa'yo, di iwan. Okay. And then verse 10, the prince of the eunuch said, ano mo sa ba tayo matapos na eh? Start tayo ng... Pwede pa kami pa-check ng mga lang. Ilang minutes na? 34. Ha? 34. Bilis ah. Sige, tapusin ko ng 5:10, ha? The prince of the eunuch said unto Daniel, I fear my lord the king who hath appointed your meat and your drink. Why should ye see your face is worse liking than the children which are of your sort, then shall ye make me endanger my head to the king. Okay, ganito yan. So, sa isang kaharian, isang company, may mga department yan. Isang department na nagka-problema tayo sa kwento natin, sa pagkain. Okay? So, ganito. Si, sabi dito kasi, diba kanina, nag-request si Daniel na hindi siya, sabi yung defile, kasi madumihan. Kasi bawal sa kanila yon, ba't nakakainin? Pero pansinin nyo dito, nag-request siya, hindi niya pinilit yung gusto niya. So that's another lesson na nalagpasan ko pala ito kanina. So kayo, ganun din sa trabaho, sa school, okay? Huwag kayong, ano, hanggat maaari, katuloy sa bakuna, pwede ka namang mag-request. So, ganun yung ginawa ko. So, pero hindi pa naman final. Pero, saka na akong magpapan, kasi wala pa naman kaming work from office. Pero, pwede kang makiusap. Men, huwag kang mayabang. Kahit alam mong tama ka, intindihin mo kung nasan sila nakalagay. Kasi, sumusunod lang eh. Ano nila eh, sumusunod lang kami. So, may katotohanan din yun. Ngayon, pwede yung makipag-usap sa tao. Hindi niya yan. Kahit nga, pag nahuli ka sa sakin, minsan eh. Minsan ako pakiusapan yan eh. Oo, nangyari sa amin yan eh. Eh, sir, hindi naman namin nakita eh. Kung may dahilan ka namang maayos, maayos kang kausap, magbibigyan ka, alam niyo ba yun? So, ganun nangyari kay Daniel, siguro naintindihan nung Prince of the Eunuch, ay bawal nga sa inyo to, no? Papakainin ko kayo. So, ginawa niya, eh sabi dito, ay patay ako sa iyo pag sinunod kita. Anong ginawa ni Daniel? Then Daniel said to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel and I and Misha, sabi niya, prove thy servants, I beseech thee 10 days and let them give us food to eat and water to drink. So, may compromise sila. Hindi namin talaga pwede kayo niya. Ganito lang gawin natin. Okay? Usapan. Sige, subukan muna natin. Okay? Ayaw namin yan eh. Pwede ba, bigyan mo na lang kami yung pwede sa amin. So, sa case dito, yung mga pulse. Ano yung mga pulse dyan? Parang mga ano daw yun eh, mga mani eh. So, mabubuhay ka ng puro mani lang ba? Parang hindi, di ba? Masustansya naman yan. Pero, kaya, yung iba naniniwala, at parang doon din ako kumikiling, no? May miracle na ginawa ang Panginoon dito. Para, kasi kung hindi ka mabuhay ng yun lang, okay, hindi ordinaryo to. So, may nangyaring miracle dito. At tubig. Okay? Hindi natin alam kasi siguro may mga pulse na masustansya na hindi masyadong malakas. Sabagay, bata pa itong mga ito eh. Anyway, ano nangyari? Sabi niya, oh, hindi namin kukainin yan, bigyan mo na lang kami ng iba. Ganun po ang pakikipag-usap sa tao. Huwag niyong papwelsahin na wala na silang ibang option. Okay? Dahil nga, nakaibak eh. Diba? Magiging problema ka nila. Gawin mo lang, pwede ba tayo may ibang gawin dyan? Ganyan. Okay? So, ganun ang pakausap ni Daniel. Yan, sabi niya, no? So, reasonable naman siya. Sabi niya, oh, sige.
kung kami namayat, okay? Kung namayat kami, delikado yung ano, yung Prince of the Eunuch, tsaka yung si Melzar. So sige, susunod kami sa'yo, kakainin namin lahat. Pero patunayan muna, I mean, subukan muna natin. Ganun, ganun ang pakikiusap. Okay, so matalino itong mga to eh. So kaya I believe, nanindigan sila sa totoo, nagbigay ang Diyos sa kanila ng miracle. Okay? Na sasabihin namin dito, ayan, 10 days. And then at the end of 10 days, their countenances appeared fairer and fatter in flesh. So mas mataba pa sila, talaga mas malusog. So ano nangyari? Eh, ang kasunduan nila, ganun eh. So tinuloy-tuloy na nila. So ganun din yan, ang madalas sa example sa atin yan, sa lalo pag nagtatrabaho na kayo yan, nag-aaral kayo, di ba? So nung gaya si Brad, yan, ganun eh. So may tayong Thursday afternoon, di ba? Papayagan ka ba ng boss mo na ganun? Ako din dati, hindi ko alam kung paano mangyayari yun eh. Pero hindi mangyayari pag hindi mo sinubukan. Kasi yung dati kong boss, atheist nga. Oh, eh gusto ko mag-aral sa Bible school. Paano ka doon makikiusap? Ah, wala. Kaya nasabihin mo lang, tapusin ko ng maaga yung trabaho ko. Tapos, sa ibang araw, hindi naman araw-araw yun eh. Hindi, sa ako babawi. Tatanggi pa ba sa inyo yun? Yan. So yun yung mga style, okay? Ganyan din sa trabaho. Pwede yung pakiusapan yung boss mo, yung teacher mo. Gawin mo lang talaga yung extra na para makabawi ka rin naman. Okay? Yan ang mga lesson dito sa Daniel eh. Okay, so yun na. Nagtuloy-tuloy na. So masasanay na rin yung boss mo na wala ka sa Thursday. Diba? So, ganun lang. Manindigan lang kayo. At gawin niyo yung, alam mo na, kung nag-compromise ka, eh, yung pinangako mo, gawin mo. And then, di natapos doon, no? As for this four children, God gave them knowledge and skill in all learning and wisdom and Daniel and understanding in all visions and dreams. So, nakita niyo yun. So, kahit naglingkod sila sa Diyos at posibleng mapatay sila ng time na yun, hindi nangyari. Baliktad. Pag pinabulang ka ng Diyos, walang magagawa yung mga yan. Okay? Baliktad naman, pag hindi ka pinabura ng Diyos, yung baliktad, anong baliktad ng pabor? Pag kinagalitan ka ng Diyos, kahit anong pagsisikap mo, nagsipag ka, pag ayaw sa yung pagpalain ka ng Diyos, wala kang magagawa rin. Okay? May kinig ba kayo, mga bata? Tandaan niyo yan. Yan, so, at the end of days, the king, pagpabor, yung parang mas maganda yung disposition niya sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nakagalitan, mabait sa sa'yo. Kaya mo sabihin ganun. Pabor. Okay, favor. Okay, so ito na. Dinala na sila kayo, hinarap na sila sa hari. Ano mangyayari? So, kinausap daw sila, at akalain mo ba naman, no? Yung mga, ang tawag nila dito, soy boys. Parang vegetarian kasi sila dito eh. Hindi sila kumain ng mga karne. So again, hindi yan ano. Yung iba ginagamit na ano to, verse. Para patunayan na sila ay dapat daw tayo mga Kristiyano, vegetarian, yung mga Seventh-day Adventist ata yan eh. So hindi, ano lang to, special to, nangyari sa kanila. Okay, so ano nangyari? So yan, nakita, in all manners of wisdom and understanding that the king inquired of them. So tinatanong-tanong sila. So, ang sabi, and he found them 10 times better than all the magician and astrologers that were in all his realm. Okay? So pwede pala yun, naglilingkod ka na sa Diyos, magaling ka pa rin sa labas. No? Iba sa atin, ano eh, banggitin ko na naman, yung iba kasi sa amin, naging style, mga Baptist to ah, naging style nila, gusto mo lang maglingkod sa Diyos, huwag ka na mag-college. Ganon. Daw ah. Kahit, kung wala ka talagang pampaaral, hindi, wala tayong magagawa.
Kaya iba naman, gano'n naman ang style. Kaso hindi nilalatag na malinaw, kaya yan, hindi ko maintindihan dati. So, nasa Bible ba yun? So, buti na lang, nakita natin, wala naman. So, may time na sinabihan sila na magtrabaho, pero ano yun, limitado lang yun. And yung iba naman, sa apostol, yung mga apostol is special. Anyway, so for the rest of us, normal people, ano dapat natin gawin? Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, hindi mo kailangan huminto ng trabaho. Hindi mo kailangan huminto ng pag-aaral. Unless, specifically sinabi ng Diyos na, uy, huwag ka na dyan. Mare, naging tinatrabahuan mo, talagang puro bakla na or something, inipilit ka ng ano, pwede ka nang malis. Sa amin, binibida rin doon, pero hindi ka kaya pakilaman eh. Lalo nga pakilam sa mga HR ano eh. Trabaho lang naman, doon ako pa magtrabaho eh. Pwede yun, okay? At galingan mo lang, yan ang pwede dito eh. Sa case ni Daniel, nasabihin ko lang sa inyo, later, siya pa yung pinaka-pinaka sa lahat. Kasi nga, pinagpala siya ng Diyos sa wisdom eh. Meron pa siyang, ano, gift sa pag-interpretation ng dreams. Hindi katulad ni Joseph na kailangan mo sabihin sa kanya. Siya, hindi na kailangan sabihin. Okay? So, pero hindi siya nag-compromise. Yan ang pag-aaralan natin for the rest of the weeks na aaralin ng Daniel. Basta mayroon bang ganyan ngayon, Kristiyano, na napakatalino, na alam, wala akong alam. Madami. Madami po, hindi nga lang. Yung mga totoong Kristiyano kasi hindi ganyan, hindi mayabang. Hindi yung tipong paglalantara nila. Kaya yung mga naumuna dyan, katulad na natatawanan kami sa mga post ng ano, Department of Health. Hindi tatawagin sila. Ito ang sinabi ng expert. Okay? Safe and effective. Hindi minuha sila ng mga ano. Eh, namatay nga yung ano ko eh. Tapos meron din mga ibang expert na hindi agree sa vaccine. So ba't naman kailangan paglanda ka ng expert sila kung expert ka, paniniwalaan ka ng tao kasi nakikita yung expertise mo, di ba? Hindi mo kailangan ano yun eh, ibida yun. So, ganyan po yung mga Kristiyano ngayon. Ang dami dyan. Nung ano lang, nung nag-conference kami sa Baguio noong 2018 ba yun? 2017. Yun, yung mga doktor na nag-present doon. Magaling. As in, totoong magaling. Pero hindi sila sikat na sikat. Kasi mag-suporta sa kanila, mga Kristiyano lang din, mga Baptist. Eh, hindi naman tayo mga pera, di ba? So, ganun lang. Huwag kayong maniniwala sa mga self-proclaimed experts. Tingnan nyo. Ikaw kasi bandang huli, ikaw rin magde-decide kung anong gagawin mo sa buhay mo. Okay, so sa case ni Daniel, nakita natin na hindi siya nag-compromise, pero pinagpala pa rin siya ng Diyos. As in, I believe, pwede pa siya umaman eh. Pwede niyang palitan yung hari kung gusto niya eh. Oh, ganyan ka katalino. Pwede niyang palitan yung hari, pero hindi niya business yun. Hindi niya plano yun. Wala sa agenda niya yun. At ganun din tayo dapat. Amen? Handaan niya yan. Okay, so tapusin na natin. Sabi dyan, and Daniel continued even into the first year of King Cyrus. Kung ilalagay si Cyrus, siya na yung hari ng next kingdom. Okay? Yung Babylon, matatalo rin yun. Ang galing nila ngayon, oh, later, patay din sila. Pero si Daniel, buhay pa. Gusto niyo ba ganun? Parang yung ano din, yung Israel din. Di ba si Jeremiah, ginulpe, kinulong. Sabi ni Jeremiah, ah, patayin kayo ng Diyos. Hindi kami niwala dyan. Paido ka. Bandang huli, pinatay sila ng Diyos. Jeremiah, buhay. Ganun tayo eh. Pero hindi tayo nangangarap na sumikat sa sanlibutan. Hindi natin kailangan. Pero kung ano yung kailangan natin, yun lang po provide ng Diyos. Amen? Handaan niya yan. So, yun muna tayo. Hindi muna magkapasabog ngayon. Pero, exciting po yung Book of Daniel. Very promising. Hanggang sa huli, si Daniel hindi nag-compromise. Napakatalino, napaka-godly. And kaya naman later, yung mga matitinding revelasyon, o yung mga sa kanya ipagkakatiwala ng Diyos yan. Okay, kaya huwag kayong mawawala ha? Every Sunday afternoon. Sige, yun muna tayo.
Question ba? Sir, maybe yung Tagalog game. Realm. Parang ano lang yan eh. Madalas siyang binabanggit sa mga ano, di ba? Panahon or nasasakupan. Ano ba? Nasasakupan. Pwede nga hati yan. Kasi sa, nasa na ba yan? 20. Yan, yeah, nasasakupan niya. Kasi hindi pwede sabihin kingdom eh. Eh si Babylon nun, pambira, talaga empire niya eh. So, siguro, one third ng buong mundo, sakop niya na eh. Hindi na kingdom lang yun. Yun lang. May question pa? Salamat, nagpapatuloy sa iyo, ano ha? Si Kim. Ano pong yung sabi ng compromise? Nasaan dyan? Pag sinabing compromise, ano po yan? Parang kasunduan. Parang salubong tayo. Parang agreement. Kunwari, ito ayaw mong gawin. Ito ayaw niyang gawin. Kaso hindi tayo magkakaisa. Gusto natin magkaisa. So magsasalubong kayo ngayon. Okay? So medyo magbibigayan kayo. Yung ayaw mong gawin, gagawin niya. Yung ayaw niyang gawin. So compromise. So hindi lahat ng compromise masama. Okay? Tandaan niyo yan. Ha? Yung ibang compromise, kunwari, kumari, mayroon dito magsusuporta. Basta, suportahan namin kayo. 10,000 naman. Kaso, bawal yung i-preach yung sa bakla. Kumari, ganun. Uy, maganda yun. 10,000. O, sige, hindi na mag-preach sa bakla. Compromise yun, di ba? Tama ba yun? Hindi pwede yun. Pag Bible lang pinag-usapan, doktrina, walang compromise sa Baptist dapat. Pero nangyayari yun. So, hindi nga dapat. So, ang parusa mo sa Diyos. Ganun din yung reward. So, pero may mga compromise na okay lang. Ano yun? Yung mga hindi masyadong, ano, importante, or ano ba? Wala maisip mo yun, pero, ha? Love life. Oh, anong compromise? Ah, ibig sabihin, okay, may mga hindi ka gustong gawin, kaso kailangan gusto ng asawa mo, ganyan. Kukompromise ka, hindi masama yun. Parang kahapon, di ba? Wala muna tayong sobining. Di ba? So, pero next week di na pwede. Okay. Compromise ng konti, okay? Yan ang compromise. Eh, salamat, nagtatanong ka na ulit, ha? Namiss ko yung mga tanong ni Pame, eh. May tanong pa? Sino yung tatanong si Desiree? Ay kayo, makinig kayo, mga lalaki ha. Salamat din, nagpapatuloy itong mga to. Salamat kayo kina Brother James ha. Pwede tayo na sasakyan dun. Hindi kayo sikip. Question pa? Exciting nga, huwag kayong ma-absent. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa tapos naming mag-aaral sa iyong salita, Panginoon, this time, the book of Daniel, sa isa-isa pang namin, ma-inspire mga kabataan, ganun din po mga adults, na mga mababasa namin dito kung paano nanindigan si Daniel, kanyang mga kaibigan, against, Panginoon, sa compromises na parang pinipilit sila, yung mga compromise na ako kay Panginoon, they take it, but yung iba hindi. So I pray na ganun din po kami, Lord, maintindihan namin kung saan kami pwede mag-compromise, kung saan yung mga non-negotiable, Panginoon. So, alamin namin yon. And then, magtiwala kami sa inyo na kung sakaling parang natitreaten kami na nag-compromise yung aming mga importanteng bagay na hindi dapat compromise, I pray na magtiwala lang na kami sa inyo. At makita din namin, after namin magtiwala sa inyo, bigyan nyo kami ng tagumpay. At magpatuloy kami dito, makita namin na laging mas maganda ang outcome pag kami po yung tiwala sa inyo at hindi nag-compromise sa mga bagay. Hindi dapat compromise. So, kayo pong patnubay sa bawat isa. Hindi may ma-miss tong series na ito, Lord. Kayo pong mag-abay sa bawat isa. So, ilang po, Lord. Kayo pong malalating. In Jesus' name, we pray.